Magandang araw sa lahat. Narito tayo ngayon upang pag-aralan natin ang addition on integers. Bago tayo magpatuloy, mag-recall muna tayo kung ano ang integers. Integers consist of positive and negative numbers including zero. Take note, zero is not a positive number nor a negative number. Zero is zero. Para mailarawan natin ang integers using a number line, ito ang kanyang itsura. Ang zero ang nasa gitna, then ang lahat ng mga positive numbers ay nasa kanan, at ang lahat namang negative numbers ay nasa kaliwa. Sa pag-add ng integers, mayroong mga paraan na kailangan nating gagawin. Una, addition of integers using a number line. Okay, magamit tayo ng number line sa pag-add ng numbers. Para mailarawan natin ng maayos, magbigay tayo ng unang halimbawa, 2 plus 4. Okay. Ang 2 ay nasa kanan ng 0, so it's a positive numbers. Ang 4 ay also positive numbers. So kung mag-add tayo, titingnan natin ang ikalawang numero. Kung positive siya, from a certain number, magbilang tayo ng numero na pakanan. Okay, example, 4. So 4, it's a positive 4. So 4 units from 2. So magbilang tayo, 1, 2, 3, 4. So kung saan tayo nag-uminto, yun ang tamang sagot. So, it's 6. Pero, kung negative number naman itong 4, so, from 2, okay, example number 2, meron tayong negative 4 plus negative 3. So, ang negative 4 ay nasa kanan ng ating number line. So, nasa kaliwa rather. So, negative 4. Since ang 3 is negative, so pakaliwa tayo. From negative 4, we move 3 units going to the left. So, magbilang tayo. 1, 2, 3. So, huminto tayo sa negative 7. So, ang tamang sagot ay negative 7. Para lubos nating maintindihan, magbigay tayo ng dalawang halimbawa. So, negative 7 plus positive 5. So, ang negative 7 ay nasa kaliwa ng ating number line o kaliwa ng 0. Since ang 5 ay positive, from negative 7, we move 5 units going to the right. Okay, positive man siya. So, bilang tayo 1, 2, 3, 4, 5. So, huminto sa negative 2. So, ang tamang sagot ay negative 2. Okay. Huling halimbawa, meron tayong 4 plus negative 8. So, ang 4 ay nasa kanan ng ating number line, kanan ng 0. So, 4. Since it's a negative 8, so, pakaliwa tayo. From 4, we move 8 units going to the left. So, magbilang tayo from 4. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At huminto sa negative 4. So, ang tamang sagot ay negative 4. Yun ang unang method sa pag-add ng integers using a number line. Okay, pumunta naman tayo sa ikalawang paraan or method number 2 using the rules of adding integers. Okay, may dalawang rules na ating gagamitin upang mag-add tayo ng integers. Unang rule, when the numbers are having the same sign, add the numbers and copy the common sign. So, anong ibig sabihin doon? Kung mag-add tayo ng dalawang numero na pareha ang kanilang sign, when we say same sign, pareho silang positive or pareho silang negative. Ang ating gagawin,
You just simply add. Add lang natin ang numbers. Do not mind the sign. Then after that, i-copy ninyo ang common sign. Kung pareho silang positive, so positive sign. So, kung negative, negative sign. Para maintindihan natin ang lubos, magbigay tayo ng unang halimbawa. Example number 1. 10 plus 6. Kung titingnan natin, they are both positive numbers. Positive 10, i-add natin sa positive 6. So, ating gagawin ay i-add lang natin. So, 10 plus 6, we have 16. Since positive silang dalawa, so copy natin ang sign na positive. Okay, take note. Pag ang isang numero ay walang sign na inilagay, it is understood na positive number. Okay, let's proceed to example number 2. Okay, we have negative 8 plus negative 12. Kung titingnan natin, yung dalawang numbers ay merong parihong sign. They are both negative number. So, ano ang gagawin natin? Using the rules, i-add lang natin. After adding, copy lang natin ang kanyang sign. So, 8 plus 12, we have 20. Then, i-copy lang natin ang kanyang common sign, which is negative. So, ang tamang sagot ay negative 20. Okay. Example number 3. Meron tayong 24 plus 3. Kung titingnan natin, they are both positive numbers. So, you just simply add. So, 24 plus 7, we have 27. So, they are both positive numbers. So, positive din ang tamang sagot. So, example number 4, we have negative 15 plus negative 10. Kung titingnan natin, silang dalawa ay parehong negative. So, using the rules, we have to add 15 and 10, we got 25. Then, copy the common sign which is a negative. So, ang tamang sagot ay negative 25. Okay, rules number 2. In adding integers, when the numbers are having different sign, get the difference. When we say get the difference, you are going to subtract the number. Then copy the sign of a larger number. Okay. Kung meron tayong dalawang numero na hindi pareho ang sign, either positive, negative, or negative, positive. So all you have to do is to subtract. Subtract lang yung dalawang numbers, then copy mo ang sign sa malaking number. Okay, para maintindihan natin ng maayos, magbigay tayo ng unang halimbawa. Example number 1, we have 12 plus 8. So, kung titingnan natin, yung 12 ay positive, then ang 8 is negative. So, ano ating gagawin? Using the rules, we're going to get the difference of these two numbers. So, we have to subtract 12 minus 8. So, we have 4. Then, copy natin ang sign sa larger number. So, i-examine natin which is larger, 12 or 8. So, in this case, 12 is a larger number. So, copy natin ang sign ng 12 na positive. So, the correct answer is positive 4. So, example number 2. Meron tayong negative 21 plus 5. So, kung titingnan natin, hindi pareho ang sign ng dalawang numbers. Negative 21 at ang isa ay positive 5. So, ano ating gagawin? So, by using the rule, we have to subtract. 21 minus 5, so meron tayong 16. Then, copy the sign of a larger number. So, titingnan natin kung ano ang larger number. So, obviously, 21 is larger than 5. So, anong sign ng 21? Negative. So, copy natin ang sign na
negative. So, yun na. Sample number 3, meron tayong 35 plus negative 7. So, obviously, hindi sila magkapariyong sign. It's positive 35, negative 7. So, isubtract na natin. 35 minus 7, meron tayong 28. Then, tingnan natin ang sign ng larger number. So, 35 is larger than 7. So, ang sign ng 35 ay positive. So, ang tamang sagot ay positive 28. Okay, example number 4. We have negative 18 plus 6. So, kung titingnan ulit natin, different ang kanyang sign. 18 is negative, then 6 is positive. So, we're going to get the difference or subtract. So, 18 minus 6, so meron tayong 12. Tsaka natin iisipin ang sign ng ating sagot. So, 18 is larger than 6. So, dito tayo mag-copy ng sign. So, ang sign ng 18 is negative. So, copy natin sa ating sagot. So, meron tayong negative 12.